naparito ako para ayusin ang bayang ito. Ang nakaraan sa katipunan. Sa palagay mo ba, masasalba mo ang kapatid mo mula sa akin? Ano ba kailangan malaman? Isipin mo ang interesa! Kaibigan natin si Teresa, di ba? Ang kumamatay mo, Wampre! Ano ang nangyari sa'yo? Hindi ngayon ang pagkakataon, kapatid. Mga kapatid, sukat na ang pagpapakababa. Ngayon, pagsasalitain na natin ang ating mga sandata. Kilala niyo ba siya? Gregorio de Jesus. Oriang Contabangan. Maraming paraan ng panliligaw, Señor Andres. Señor Andres, ilang taon na po kayo? 29 anos, Señor. At sa tingin mo'y mapapaibig mo ako? Walang puwersa sa buong daitig na sinilakas ng tunay na pag-ibig. Dimare! Pero Ama, nahulog ng loob ko sa kanya. Sa impyerno ka dadali ng lalaking yun! Hindi maaari! Ama na! Isusubo ko sa pulisya. Sino? Si Andres? Siyempre si Ama. Pero siya ang iyong Ama. Pero ba't ang kumagmahal kung sino man ang aking gusto? Señor Bonifacio, may reklamo dito. Laban mo sa akin, Senator. Hindi naman laban sa'yo. Ngunit siyang pagka. At dahil mahilig din naman ako sa mga kakarbang istorya ng pag-ibig, bagamat di opisyal, ay di ko rin naman aamin kahit ako'y tatanungin na aayon sa dalawang puso mong nag-iibigan. Nabulabog ang lahat sa ginawa ni Oriang. Ikinasal sina Oriang at Andres sa simbahan ng Binondo noong Marso 1873. Subalit ang hindi alam ng marami, muling ikinasal sina Andres at Oriang, kung saan hindi lang dalawang puso ang pinagbuklod. Kayo'y magkaisang dibdib, hindi lang dahil sa pag-ibig niyo sa isa't isa, kundi dahil sa inyong pag-ibig sa inang bayan. Kundi ang adhikain ng dalawang puso. Naway ang dungo nito na pinakamahalaga sa akin, higit sa lahat ng bagay sa mundo, ay magsilbing biyaya mula kay Bathala. Magbigay kaginhawahan at kasaganahan kung ako'y magiging tapat sa aking asawa. Diyos ko, gawin ninyo ang sagisag ng aking kaligayahan ng buong ito. Para siyang magpapalakas sa akin upang itaguyod ang aking pamilya. Kung ako ay mananatiling mapagmahal, mapag-aruga. At kung hindi, may ilasong nakamamatay. Makatarungang parusa sa aking kahirapan. Napakasaya nila ng mga araw na iyon, lalo na si Oriang. Pero ang kasiyahan ay nababalot sa dilim at panganib. Napakabata pa niya noon, hindi sanay sa hirap.
Alam kaya niya ang mga pagsubok na haharapin sa piling ng kanyang piniling mahalin? Indio, asa na yung sedula? Ay, opo. Ayos. Good. Salamat. Bumiti naman kayo. Mariin ako. Magandang araw, mga binibini. Magandang araw. Ang bango naman ang dala nyo. Bakit hindi kayo duman sa bahay para magpalamig? Napakainit ang araw para sa pagmamarsya sa kalsada. Maraming salamat po. Napansin nga namin na may handaan sa bandaron. Ano pong okasyon? Kaarawan lang ng isang kamag-anak. Magkasalo kayo. Salamat po. Pero kailangan po namin magpatrolya sa aming mga ruta. Kung gayon, ipapahanap ko kayo sa mga bata at para padala na rin ang kakanin at maiinom. Maraming salamat po. Kisig naman ang tanod natin ngayon. Magandang araw, Senyora Olya. Sa loob ang mga yan. Halina. Wala ka pa kayong kopya. Makari, tubig. Sige. May naging problema pa? Wala naman. Hindi kami nahalata ng mga gwardiya sibil. Ang lahat ba nung nasa labas ay magiging kasapi? Hindi lang. Marami pang darating kaya kinakailangan na magbukong ng salo-salo itong ginagawa natin dito. Magastos pa lang himagsikan, ano? At matrabaho. May mga sangay na tayo sa lahat ng lalawigan ang pumapalibot sa Maynila. May mga kapatid na tayo sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Maging sa Guardia Civil. Andres, baka dapat ay maghinay-hinay tayo. Maghinay-hinay? Bakit? Masyadong mabilis ang pagdami ng ating mga miyembro. Hindi ba't mabuti yun? Maaaring hindi na natin nasasala ang ating mga kasapi. Ang totoo ay ilang daan pa lamang tayo. Kailangan natin mas pabilisan pang ating pag-oorganisa. Libo ang kailangan natin para masimulan ang gera. Andres, tama si Aurelio. Hindi natin maaaring isakripisyo ang kalidad sa dami. At ikaw na rin ang nagsabi, Andres. Hindi lang galit sa mga Kastila ang dahilan upang isang tao ay maging manghihimagsik. Ang mahalaga ay magandang kalooban at pagmamahal sa bayan. Ayon sa ating mga sangay, may mga balita na kahit mga tulisan ay ipinapasok sa katipunan. Tama kayo. Kailangan mabigyan ng solusyon ng sulir rin ito. Hindi ka ba natakot kanina? Hindi naman. Bahagya lang.
Wala nang atrasan to, ha? At anong akala mo sa akin, urong sulong? Pinagpira lang. Biro lang. Sasaya kaya tayo sa buhay na ganito? Hindi ka ba masaya? Masaya. Ang ginagawa naman natin ay para sa ating mga magiging anak, hindi ba? Sa magiging anak nila, punta pala rin. Ikaw, hindi ka ba nag-aalinlangan? Hindi. Ang gusto, dumami na tayo. Magkaroon ng sapat na armas para masimulan na natin ang himagsikan. Isa nang pakiramdam ko parang hindi na ako makapaghintay. Naiinip na ako sa mga taong hindi pa nagigising ng pagmamahal nila sa sarili ng bayan. At natakot na nga ako. Natakot saan? Balang araw, mawalan ako ng lakas. Baka hindi ko kayarin ang sakripisyo. Mag-alala. Ikaw na yata ang pinaka matiyagang taong kilala ko. At pinaka-pasensyoso. Alam ko yun. Dahil siguro, ikaw ang tumayong ama sa mga kapatid mo noong maliliit pa sila. Sige, aralan mo na talaga ako nang nag-aaral mo na ako, ha? Matagal na. Matagal na. Akala mo ba? Señor Gobernador General, narito po si Padre Villalon. Kilala ko si Padre Villalon. Kumusta, Padre? Mabuti naman. Sige po. Gobernador General, mukhang hindi ko gusto ang timpla ng panahon. Talagang tayo ang dapat mag-usap. Walang paligoy-ligoy. Anong ibig niyo sabihin, Padre? Walang ganong nagpo-protesta sa pagpapatapon kay Rizal. Di ba yun ang gusto natin? Na manahimik ang mga Indio? May bulong-bulongan dyan. Tungkol sa lihim na kilusan. Isang kilusan? Nag-aarmas ang mga Indio laban sa Espanya. Nag-aarmas? At saan naman kukuha ng armas ang mga yan? Mga pulo, sibat, maari. Pero anong magagawa ng mga armas na yan sa Ripley at kanyo natin? General, huwag niyo sanang maliitin ang tabak sa kamay ng maghihimagsik. Padre, hindi ko minamaliit. Tinatapatan ko lamang ng mga malalaking armas. Kayo naman, Padre, ang dami niyo nakikita mga demonyo. Mabuti pa, bago kayo matulog, kailangan katabi niyo yung agwa bendita ninyo. Hingang malalim, Oriang! Sige! Sige, kaya mo yan! Sige, Oriang! Sige, malapit na! Nakikita ko na yung bata! Sige, Iri! Sige! Kaya mo yan! Sige! Iri mo! Sige! Sige! Ayan! Nakikita ko na! Malapit na! Oriang! Ano nangyayari sa'yo? Diyos ko po! Oriang! Gumising ka, Oriang! Diyos ko po! Oriang! 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 Lalaki anak mo, Oriang! Oh, I see you.
ng anak mo. Pwede ba maawa ka? Oo naman. Natitig ka. Kamusta na ang maliit na Don Andres? Napakagandang bata. Buti na lang kamukha ng ina, no? Andres, may pag-uusapan tayo. Ano yan? Nakausap na namin ang mga kasama natin. Kailangan nang maghalal ng bagong pangulo. Bagong pangulo ba? Oo. At ikaw ang gusto ng karamihan. Sinangguni na rin namin sa iba't ibang lalawigan at ikaw rin ang gusto nila. Mag-ingat sa mga kampo ng kadiliman. Nagkukunyaring mabuting tao. Katunay ay walang Diyos. Kung may napapansin kayong kahina-hinalang kilos sa mga kapatid, asawa, anak, gawin ang tama para sa kanila. Ipaalam sa inyong kura. Ipinapahayag ko sa inyo na ang kapatid na may pag-asa, ang nahalal na bagong pangulo, mabuhay ang bagong pangulo! Señor Andrés. Kapatid na Pinkian, maraming salamat. Maraming salamat, mahusay. Señor Jacinto, ito ang kartilya ng ating katapunan. Ito ang magiging gabay sa mga anak ng bayan. Maraming salamat. Dumating ng mga ulat mula sa ating mga espiya. Tukoy na natin ang kinalalagyan, bilang at kilos ng mga kaaway. Maaari na natin iwasan ang kanilang lakas at samantalahin ang kanilang mga kahinaan. Tatlong lugar ang maaaring daanan ng ating mga puwersa patungong Intramuros. Mula sa Tondo, sa Santa Mesa, at sa Malate. Asa? Patid. Patid, ano ba ang lasa niya?
May alam ka ba sa darating? Mga taga Cavite. Malalaking tao. Mayayaman? Ang isa ay kapitan munisipal. Anak ng isang may kaya ron. Pinagsamantalahan rin kayo ng mga praile. Lahat naman tayo pinagsamantala ng mga praile. Nang kumalat na ang mga lathalain ng katipunan, mabilis na dumami ang mga kasapi nito. Nakakapanindig palahibo. Ang dating dadaanin ay umabot na sa 1,000. Andi lang mga maliliit, kundi pati malalaking tao. Hindi na ako makapaghintay. Nakaaamoy na ako ng dugo. Ayun na sila. Paking sabihin mo sila. Hindi ba? Saan tayo? Diretso lang. Sandali lang muna. Maitanong ko lang sa'yo, Don Yun. Ano yan? Bakit ka pa sumali ng katipunan? Ah, marami kasi sa akin mga kaibigan ang sumali na. Kaya sa tingin ko, nararapat lang na sumapi na rin ako. Sa maraming probinsya ay marami rin aktibong katipunan, Don Yun. Ah, ganun ba? Maiba lang ako. May mga kasabay ba kung hindi ka Betenyo? Sa ngayon ay wala. Ah, mainam. Mainam kung ganun. Sumisikat na ina sa sinisilangan ang araw ng puot ng Katagalugan. 300 taong aming iniingatan sa dagat ng Dusa at Karalitaan. Don Mariano, Don Santiago. Sebastian, ¿cómo está? Estoy bien, señor. Magandang hapon po, Don Ramon. Magandang hapon po, Don Ramon. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako interesado sa inyong kilusan. Kung aaya niya lang po magpaliwanag, maaari ko pong sabihin sa inyo lahat ng aming layunin. At bakit niya naman kakailanganin ng ganong kalaking halaga? Pambibili po namin ng armas. Yun po kasi ang pinakamahalaga. Marami na po kami. Handa na po kami lumaban. At inaasahan ninyo na kaming may kaunting pera magbibigay sa inyong samahan? Don Ramon, kilala po kayong makabayan at may malasakit sa kapwa. Nabasa ko ang inyong pahayagan. Ito ba ang itinatawag ng kalayaan? Na inilimbag sa Hong Kong sa patnugot ni Marcelo H. Del Pilar? Opo. Hindi ko nagustuhan. Kung sakaling kayo magwagi, kayo maghahari, kayo ng mga walang pinag-aralan, kayo ng walang paari-ari ang ipinaglalaban. Hindi naman po siya ganun, Don Ramon. Sinasayang mo ang oras ko. Paalam, senyor. Gumawa ka ng mga sulat. Ilista mo lahat ng mga ayaw sumali sa atin. Lahat. Palabasin mo, nakasabi natin sila. Lagyan mo pa ng mga tala na meron silang mga donasyon. Isasama natin sila sa listahan ng mga kasama? Kapatid, maraming iba't ibang paraan upang parusahan ng mga ilustradong traitor sa ating bayan. Yung mga ayop na yan. Sa takdang panahon, padadala natin ang listahan sa Guardia Civil. Ito na po ang prueba, Gobernador General. Maring maliit na grupo lamang ang may kagagawa nito. May nakapagsabi sa akin na libo-libo ang kasapi sa katipunan niyan. Talat sila sa buong kapuluan. Karamihan ng membong niyan ay nandito sa Luzon. Kung libo-libo, di dapat nakita na natin to. Mahirap makita. Magaling silang magtago, General.
at hindi natin magalaw, nakatali ang ating mga kamay. Hindi natin madampot ang pinanghihinalaan natin. Kailangan pairali na natin, General, ang batas militar. Batas militar? Dahil lamang sa isang lathalay? Abay, pakalalong lumaki ang apoy. Palalabasin ko ang aking mga espiya. At dapat palabasin mo rin ang iyong mga espiya. Mas marami ang espiya ng simbahan kaysa sa akin. Gobernador, General, palagay ko ito ng mitsa. Para sumikla mga apoy. Maligayang pagdating ka, Andres. Binabati nga pala kita sa iyong pagkakahalal bilang Pangulo. Maraming salamat, Senyor Alvarez. Ang balita ko ay mahusay ang pag-oorganisa dito sa Cavite. Totoo yan. Ang bawat bayan dito sa Cavite ay meron ng sanggunian. At ang ilan ay malalaki na rin na maaari natin gawing pamunuan. Yun nga po sana ang gusto naming ihingi ng payo sa iyo. Senyor Mariano, nariyan na po ang mga Magdalo. Ah, nandiyan na pala sila. Pangulo, ang mga taga-Cavite. Si Baldomero Aguinaldo at ang kanyang pinsan na si Emilio Aguinaldo. Magandang araw, mga kapatid. Magandang araw. 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 Kita na ba tayo ng Andres? Si Don Emilio ay kapitan municipal. Ilan na rin kapitan municipal ang kasama natin. Pati na rin ang mga kawal at opisyal ng Guardia Civil. May sarili na rin tayong pamahalaan sa mga lalawigan na hindi alam ng mga kasila. Pagdating ng araw, baka hindi na natin kailanganin gumamit ng gulok. O kaya may paputok ng mga pistola. Wala nang dadanak na dugo. Bukas, magigising ang mga Kastila na hawak na natin ang buong pamahalaan. Sino ka? Anong iyong pakay? Emilio. Emilio Aguinaldo. Nagkita na tayo. Ngunit hindi kita ganong namukhaan sabagkat nakapiring ang iyong mga mata. Upo tayo. Salamat. Dahil sinalaki ng sanggunian ng Katipunan dito sa Nobeleta, na tinatawag namin magdiwang, iminumungkahi namin sa Supremo na ito'y iangat bilang pamunuan. At ang pangkat sa kawit na tinatawag natin Magdalo ay gawin natin sanggunian at ang magdiwang ang siyang maging... Nais nyo itong maging pangkalata ang pamunuan sa Cavite? Opo, Supremo. Ginoong Alvarez, kung inyong paiintulutan, sapat na ang bilang ng mga membro ng Katipunan sa amin sa kawit upang gawing pamunuan. Kaya iminumungkahi ko po na gawin itong pamunuan tulad ng Katipunan dito sa Nobeleta. Aminin na lang natin yung totoo, Don Baldomero, na ayaw niyong magpailalim sa iba. Hindi sa ganun, Don Mariano. Ano ho ang maipapayo ng Pangulo? Ginoong Pangulo, sana maging patas kayo sa inyong desisyon. Alam namin na tiyuhin ang inyong asawa si Ginoong Alvarez. Don Baldomero, ang sinasabing mabae, hindi ako mahusay na pinuno. Na nagpapadala ako sa impluensya ng kamag-anak. Hindi naman po. Pauman. Bueno. May sariling sistema ng pagdidesisyon ang Katipunan. Kung ang usapin ay nasa pagitan ng magkaibang antas ng pangkat ng Katipunan, ang nakatataas na pangkat ang magdidesisyon. Dahil dito sa Cavite, ang naunang naging sanggunian ay ang magdiwang, sila ang magpapasya.
Ngayon, kung may pagkakamali o pang-aabuso sa gagawin nilang pagpapasya, maaari kayong magsumbong sa mas mataas na pangunahan. Sana'y makatarungan ito para sa lahat. Ano yan? Senyor Mariano, dala po ito ng isang mensahero para po sa Pangulo. Para sa Pangulo? Sige, salamat. Ipagpaumay ninyo, mga Ginoo, ngunit may mga mahalagang bagay akong kailangang harapin. Senyor, magandang araw. Ano nangyari? Ano nangyari? Kuya, patuloy na lumala yung sakit niya eh. Pero ginawa namin lahat. Ginawa namin lahat. Talaga po bang sasabihin ko na kay Padre? Natatakot po ako. Iha, huwag kang matakot. Sabihin mo ang bumabagabag sa iyong puso. Nakikinig ang Diyos. Padre, ang asawa ko po ay nagtapat sa akin. Noong una, ang buong akala ko po ay meron siyang kerida. Hanapat mo ito ng likas na lugar. Hindi ito mahanap ng kaaway natin. Huwag ka mag-alala, Catherine. Halos lahat ng magagawa dito ay katipon. Tinakot ko siya, nahihiwala yan. Nagtapot siya. Na dumadalo siya sa isang... Dumadalo siya sa mga lihim na pulong na siya'y kasapi ng isang lihim na samahan na ang layunin ay patayin ang mga prayle at palayasin ang mga Kastila sa Pilipinas. Nang sinabi ko pong hindi ako naniniwala ay ibinunyag pa po niya ang iba niyang mga kasama sa organisasyong iyon. Huliin yan! Huwag! Sabi! Bitawan niya ako! Wala akong ginawa kasalanan! Bitawan niya ako! Wala akong ginawa kasalanan! Huwag! Supremo. Supremo. Sige lang. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Wala naman silang pruweba, hindi ba? Kundi ang mga ikinupisal? Wala. Ngunit kailangan natin mag-iingat. Kailangan na rin natin paghandaan ng pag-aalsa. Pag-aalsa? Hindi ba masyado pang maaga, Pangulo? Ano mang oras ay maaari na tayong dakpin ng mga Kastila? Subalit kapag tayo nag-alsan, ha, hindi pa tayo handa. Kaya nga natin sila uunahan. Tama si Don Santiago. Wala silang ebidensya. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kita natin ang kalaban, ngunit para sa kanila, mga anino lamang tayo. Pangulo, hindi ko alam.
Ano masasabi ng iba tungkol dito? Kailangan mo. Bakit hindi mo na natin isang guni kay Dr. Rizal ang mga bagay-bagay? Di ba? Dr. Rizal, di ba? Bakit tayo? Ito naman ang mga. Kung ito ang pasyon na nakararami, isa sa atin ay pupunta sa dapitan. Ako na ang pupunta ng dapitan. Mag-ingat ka. Siguraduhin mong hindi ka makahalata ng mga Kastila. Isasama ko si Ginoong Raymundo Mata. Tunay na may diferensya siya sa mata. At kapanipaniwalang gusto niya magpagamot kay Dr. Rizal. Ganyan na nga. Ngayon, nais ko ipaalala sa lahat. Siguraduhin ang pag-iingat. Ang mga masisailang dokumento, ilipat. Alisin sa mga pamamahay. Gagawa tayo ng kamera na uusig at paparusa sa mga taksil. Salamat pa. Sige lang. Paking! Luna ka na ng kaklase mo eh. Bakit pa kailangan natin kasapit si Dr. Rizal? Napakalayo niya. At hindi naman siya kasama sa kailasang ito. Marami taga-suporta si Dr. Rizal. At kung aayon siya sa atin, marami sasama sa atin. Pati ng mga ilustrado. Kung ako tatulungin mo, susugurin natin ang Maynila ngayon mismo. Hindi ka mo na makakarating ng Quiapo. Mapatay ko sila, mapatay nila kung anong pinagkaiba. Nakakalaya na rin ako sa buhay na to. Apat na taon makaraan ang nangyari kay Tata Pino at Teresa. Hindi pa rin ako matahimik. Tulad ni Ka Andres, kailangan ko ng kanilos. May mga tutol. Dahil hindi pa raw kami handa. Talo sila ng talo. Sa bandang huli, hindi pala namin hawak ang pagpapasya. Sinabi ito ni Dr. Rizal. Alam niyo, wala pa tayong mga armas. Pero kung sakaling hindi raw mapipigilan, humingi daw tayo ng tulong sa mga ilustrado upang makabili tayo ng armas. Mahihirapan tayo lumapit sa mga mayayaman upang humingi ng tulong. Lalo pag nalaman nila na tutol si Rizal sa pakikipagtigma. Wala namang may kailangan makaalam ng sagot sa atin ni Dr. Rizal. May mga listahan ng mga kasapi, mga ulat ng mga pulong, mga lugar, mga pinanumpang kasulatan. Karamihan ay hindi nila mga tunay na pangalan at ang iba'y nakasulat sa lihim na alpabeto. May mga ilang tao tayo maaaring ipatawag at kausapin. Abangan sa Katipunan. Yung ahas na pinutulan natin ang ulo, nagtatangkang maglingkis. Naglalaban natin ang isang bayan kung saan walang mahirap, walang mayaman. Lahat pantay-pantay. Magkakapatid. Quedes sa cubierto. Teniente Flores. Su jefe se llama Andres Bonifacio. Patating daw po mga Kastila. Pabuti pa eh. Sumama na kayo sa mga lumilikas. Di po ligtas dito. Okay ba, Katipon? Opo. Alam niyo ba kung nasaan ang Supremo? Magdiwang! Sisimulan na natin ang himagsika dito sa Cavite!